Kakulangan po sa pagkain at tubig ang itinuturing na nasanhi ng looting o pagnanakaw sa mga establishmento sa Leyte. Live mula sa Tacloban, nakatutok si Ian Cook. Ian. Yes, Jiggy, tulong para magkaroon ng tubig at pagkain ang patuloy na daing ng ating mga kababayan dito sa Tacloban City matapos nga silang masalanta ng bagyong si Yolanda. At tubig, kaya naman hindi na rin maiwasan na magkaroon nga ng looting sa iba't ibang establishmento. Pati mga bahay daw ay may mga ulat na pinagnanakawan na. Ayon kay Mayor Alfred Romualdez, 95% ng kanyang syudad ay talagang labis na napinsala ng malakas sa hangin ng bagyo na sinabayan pa ng storm surge na umabot daw sa lagpas sa ikalawang palapag ng mga bahay. Bandang alas 10 na umaga ay dumating nga dito ang Pangulong Noynoy Aquino. Agad niyang tiningnan ang pinsala sa paliparan dito. Ilang mga nagbabaka sakali naman na sumakay sa C-130 plane ang nabigyan din ng tubig ng Pangulo. At pagkatapos ng Jiggy ay sumakay ang Pangulo sa chopper upang mag-ikot nga hindi lamang nga dito sa Tacloban kundi maging sa mga kalapit na mga lugar upang maghatid nga ng tulong at makausap ang mga local at national official na nandirito ngayon. At Jiggy, habang isinasagawa nga ang isang briefing ng Pangulo dito sa Tacloban City ay biglang tumayo ang Pangulo at umalis sa lugar kung saan nga nangyayari ang briefing. Ayon sa ilang mga naroon na tila hindi raw nagustuhan ng Pangulo ang isinagawang briefing sa kanya kaugnay nga sa pinsala ng bagyo. Pero bumalik din agad ang Pangulo makaraan ang 10 minuto at muling sinamahan ang mga miyembro ng gabinete at opisyal na naroon nga sa briefing na yon. Samantala, Jiggy, na makausap naman ng media ay tiniyak ng Pangulo na sapat daw ang supply ng bigas dito. Nagre-repack na raw lalo na ang stock ng NFA para magkaroon ng 3 kilong bigas ang bawat pamilya. May water purifier naman daw na dala ang Philippine Navy para sa pangailangan ng tubig at paparating na raw yung purifier na yan ng Navy. Batid na rin ng Pangulo ang nangyayaring looting. Ang maraming pulis daw kasi ay nasalanta. Pati na nga ang mga sundalo pero tiniyak niyang parating ang kanilang augmentation. Pasado alas 3 na ng hapon, Jiggy, ng makaalis ang Pangulo at sa Roo City Capiz daw ang tuloy ng Pangulo. Samantala ay nakausap din natin si William Hotchkiss ng CAP. Aminado siyang malaki ang pinsala ng Tacloban Airport dahil nga sa bagyo. Hanga daw nilang magkaroon ng commercial flight in 2 weeks at kahit mga turboprop plane lamang ang makapagserbisyo ay sana nga raw ay maisagawa na nga raw nila ito. Ang Central Command naman ng Armed Forces of the Philippines ay tiniyak na on the top of the situation nila. Marami raw ipapadalang mga sundalo at pulis upang ma-restore ang kaayusan. Narito po ang ating mga naging panayam. Where can we house them temporarily while we build? We'll be building what we call bunk houses to house, the estimate's about 45,000 families so that they will be sheltered from all the elements. But the priority now has to be the food, restoration of water, and power and communications. Do you have enough food, enough supplies? Do you need to call on the... Have you spoken to President Obama about more help? Well, there have been, even without the calls to all of the world leaders, Singapore, even Hungary, Israel, Indonesia, so many others have already signified their intention to help. Moving the food from areas where it's where there's an abundance to is the main problem. We had to clear the roads also for land transport from the neighboring island of and provinces of Samar. Jiggy, nakausap nga natin ano itong si Mayor Romualdez at nabanggit nga niya no na daan-daang mga residente na nasawi ang nailibing na kanina sa mass grave. Samantala, daan-daan din ano na mga residente ang patuloy na nagpapagamot sa command center na itinayo ng AFP Medical Center dito yan malapit sa airport at kada araw ay nasaksihan natin na napakarami pa rin nga na dumarating dito upang magpagamot sapagkat alam naman natin na karamihan nga sa mga ospital dito
ay hindi nakapag-ooperate ngayon dahil sa kawalan ng mga medical personnel. Samantala, Jiggy, isang magandang balita naman, ano, yung isang telecom company ay nagtatrabaho hanggang sa mga sandaling ito, no, para makapagbigay sila ng serbisyo kahit 2G man lamang doon na signal ay makapagbigay na sila ng signal dito sa mga kababayan natin upang kahit papaano ay makapag-communicate na hindi lamang sila kundi yung maging yung mga volunteers at mga sundalo at pulis at mga opisyal na nandirito ngayon sa Tacloban City upang maipaabot nila ng mabilis ang paghingi ng tulong at iba pang mga impormasyon sa iba't ibang panig ng ating bansa, particular na nga sa Maynila, upang makahingi sila ng tulong. Jiggy. Maraming salamat, Ian Cruz.